So, magandang araw po sa inyong lahat, mga bossing. So, share ko lang po sa inyo, ito pong aking ginagamit na charger dito sa aking 12 volts power generator. So, ito po yung aking ginagamit. So, ito po ay 12 volt 6 amp na converter charger na sinasaksak sa AC. So, ito po ang aking power generator ay ang maximum pull niya is 14.6 volt. Itong aking 12 volts sa power generator at ito naman ay 12 volts lamang. So, ang ginawa ko po ay gumawa po ako ng charger na pwede niyang i-boost itong voltahe nitong ating charger para mag-charge po ito. So, dahil ito ay 12 volts lamang at ang full charge nito ay 14.6 volt dahil ito po ay LiPo4 ang ating ginamit na battery. So, hindi po nito kayang i-charge ito. So, ang ginawa ko, gumawa po ako ng boost charger. So, ayan. So, ito po siya, no? So, bali, ito po yung ating mga ginamit po na mga materials para makabuo tayo ng boost converter charger. So, ito po siya. Meron siyang cooling pan. At ito po, siyempre, yung ating boost converter na merong 150 watts. At 6 ampere din po ito, So, ang input niya ay 0.8 volts hanggang 35 volts po ang kaya niyang i-boost po, So, at gumamit din tayo dito ng thermostat temperature control na magkocontrol po dito sa kanyang temperature kung sakaling siya ay po ay magsobrang init. At kapag na hit niya yung ating linagay na init, ito-trigger niya po itong ating cooling pan para i-cool down niya po ang init na nandito po sa ating heatsink. At pagkatapos ay gumamit din tayo ng voltmeter at current meter po. At ngayon po ay papakita ko sa inyo ang ating connection po dito. So ito po yung ating input. Dito po papasok yung ating input na galing po doon sa ating converter. So ito po yung ating red wire na papunta po yan dito sa ating input. At sinama ko na rin po yung wire ng input nitong ating temperature control. Dito po siya, Yeah, dito po siya. At ipinagsabay ko na po yan. Itong K1 at 12 volts po sa input ng positive. So dito naman tayo sa negative input din. At sinabay ko na rin yung negative ng dito sa ating temperature control. So ito po siya yung ground. At sa output naman, ito po ng ating output ng ating boost converter ay diretso po siya dito sa output ng ating dito sa output At sinama ko na rin yan yung wire ng ating voltmeter. Ito pong color red at yellow. So nandito po siya So nakasabay po yan sa kanyang output ng ating boost converter. At itong negative naman ng output ng ating boost converter ay ito po siya pumasok sa ating current meter. So ayan. So pumasok siya dito sa ating current meter. Itong red naman ang magsisilbing negative ng ating output, So, ganun lang po kadali ito, So, ayan po siya. So, ngayon ay i-testingin na po natin ito. Alright, so ito na po yung ating 100 watt solar panel, So, ito po yung kanyang spec, So, ayan, 100 watt solar panel. Open circuit, BOC 22.6 volt. Ang kanyang short circuit current ay 5.9 amps at ang kanyang maximum power voltage ay 17.6 volt, maximum power current 5.60 ampere. So ayan. So bibilad na po natin ito sa araw at i-charge na po natin ang ating power generator. Ayan. So ayan po at nakabilad na yung ating solar panel. So ngayon ay sasaktak na natin siya dito sa ating binuwang solar charge controller na po. So ayan, so ikakabit na po natin. So ayan, so ito po yung kanyang voltage na. So ayan. So nagbiblink po siya sa camera So pero
output po niya ay 22 volts na. So i-reduce po natin ito at ibababa natin. Set lang natin siya ng 14.6 volt. So ayan, gumana yung ating fan. So ayan po ano, nakaset na po siya ng 14.4. So taas lang natin konti. So ayan, 14.68 volts. So ayan po ano. So i-charge na po natin siya. Medyo maingay lang po dito ano, dahil may nagpuputol ng kahoy. So ayan, sasaksak na po natin siya. So ayan na po siya ano, gumagana na po siya ano. At meron po tayong harvest na 3.3 ampere. So ayan po siya ano, kita ba? So ayan po siya, ayan po yung kanyang harvest. So ayan po ano, ang oras po pala natin dito ay nasa 3 p.m. na po ng hapon. So ayan po ano. So at ayan, ilapit po natin. Ayan po yung kanyang harvest, 2.6 amp. Yan. At yan po yung ating panel. So ayan. So ayan, at tapos na po nating i-charge po yung ating power generator. At nakita nyo naman po kung gaano po siya nag-charge ano, at kung ilan po yung ina-harvest niya ano. So ngayon naman ay sasabihin ko na po kung ilan po ba ang nagastos ko dito sa ating charger no, solar charge controller na ating DIY lamang. So ang mga ginamit ko po dito ay buck converter po ano, na 300 watts. Ang presyo po nito ay sa online ay 59 pesos po ano. At ito naman ang ating temperature control switch ay 39 pesos po lamang ano. At dito naman tayo sa kanyang cooling pan, ito po ay nagkakahalaga ng 45 pesos. At ito naman po ang ating voltmeter with current meter na rin ano. So ito po ay nagkakahalaga rin ng 135 pesos. So at ito na rin po pala ano, isabay na po natin itong kanyang enclosure, transparent ano. So ang presyo po nito ay 179 pesos po ano. At ang total po na nagastos natin dito ha, pwera po ito ano. So hindi pa po ito kasama, hindi pa po yan kasama. At yung mga wire ay umabot po ng 657 pesos. So yun lang po ano. So sana po ay na-inspire kayo dito po sa ating video. At kung gusto nyo, at kung nagbabalik din po kayong gumawa ng ganito, ay mayroon na po kayong idea kung magkano nga ba ang ating ginastos dito. So maraming salamat po sa panonood at God bless.